Pagpalaya araw sa bawat isa. Truly God is great. Amen? Our God is a great God. Yung po yung topic natin for today, the greatness of our God. Why our God is great? Why our God is great? In the Romans chapter 8, verse 1 hanggang doon po sa verse 11. Basahin po natin na medyo darandaan ng kotse para panitipin po natin. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do in that it was weakened by the sinful nature, God did by sending His own Son in the likeness of sinful man to be, I say, offering. So He condemned sin in sinful man, in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us, who do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. Those who live according to the sinful nature have their mind set on what that nature desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind of sinful man is dead, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those controlled by the sinful nature cannot please God. You, however, are controlled by the sinful nature, but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. But if Christ is in you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit po ang ating Diyos ay dakila at inawin natin kanina, how great is our God? Diba? How great is our God? Sing with me, how great is our God? So, inawin po natin yung kadakilaan ng Diyos, but ngayon, umaga po ito ay kasabay po ng ating pag-celebrate ng communion, ng love feast, ay makikita po natin ano ba yung kadakilaan ng Panginoon dito sa binasa po natin in Romans chapter 8. At ano po ang ano yung pwede nating pwede makadagdag ng kaalaman natin, pwede makapagpalago ng ating spiritual na buhay dito. At pagkatapos po natin na makita that truly God is great, ay lalo pong lumalim ang ating kaugnayan sa Kanya. So yun po ang isa sa layunin ng patuloy po natin magtipon para lalo pong lumalim ang kaugnayan natin sa Kanya. Hindi lamang po mag-touch ang ating mind, but mag-touch ang ating heart. No? Kasi yun po ang kinaroroonan ng ating espiritu. Ang sabi ko doon sa kabuuan niyan ay isa-isa ko po why our God is great. Number one, God is great because those who are in Christ, in verse 1, therefore there is no condemnation for those who are in Christ. Those who are in Christ, ang bawat isa po na kay Kristo ay hindi na po makakaranas ng anumang condemnation. If we are in Christ, we are not condemned. No more condemnation for those who are in Christ. And because of that, God is great. No more condemnation for all those who are in Christ. Wala na po ang paghatol. Number two, if we are in Christ, the Spirit of Christ leads us into all truth. Because of the greatness of God, tayo po ay makakalakad na sa
espiritu. Pwede na po tayong mabawasan or sabihin natin, pwede po natin ma-perfect ang buhay nito because of the Spirit of Christ. Because of the Holy Spirit. Number three, because God is paid, because we are free from the law of sin and death. Because of Christ's greatness, now we are free from the law of sin and death. No? Dahil po sa katakilan ng Panginoon, tayo po ay malaya na sa kasalanan at kamatayan. And number four, God is great. Because of the greatness of God, we will experience eternal life. We will be with the Lord forever because of the greatness of God. So, isa-isahin po natin. Number one, dahil po ang Diyos ay dakila, wala na po paghatol sa kanino mang na kay Kristo Jesus. At tanong po natin, paano ba natin panasabi na tayo ay na kay Christ? Diba, kilala naman natin si Christ. Kahit doon sa nanonood sa internet, paano natin masasabi na ang tao ay na kay Christ? Sabi mo ng Bible, tayo lahat ay nagkasala. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans chapter 5, verse 12, ang lahat ng tao ay nagkasala sa pamamagitan ng isang tao si Adan. Ang salat ay pumasok sa libutan. So, paano tayo makakakonek sa Panginoon? Kaya natin masasabi na tayo na kay Christ. Masasabi mo natin na tayo ay na kay Christ. Ang dadalag po natin ng ABC. The ABC of salvation. A. I-acknowledge po natin. Or, sa Tagalog po ay acknowledge. Intindihin po natin. I-acknowledge po natin na tayo ay makasalanan. For all have sinned and fall short for the glory of God. Ang lahat po ay nagkasala, hindi yung nakabot sa kalagalatian ng Diyos. Yun po ang sabi ng sulatan. Number two, A or B, believe in the Lord Jesus Christ, and you shall be saved. You and your household. Lord, in Jesus' name, kami po ay magaling na, pinagaling mo na, pagkakas sa mga kapatid na lalang muna. Amen! With the words of Jesus, we are healed. 2,000 years ago. So, number two, sabi ng Bible, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved, you and your family. So, kailangan natin manampalataya sa Panginoon Jesus. Siya lang ang tagapagligtas. See, confess that Jesus Christ is your Lord and Savior. Romans 10:10. Dapat ipahayag ng ating labi, ng buong puso, ng Panginoon Jesus ay ating tagapagligtas. So, kapag nagawa ho natin yung sabi ng John chapter 1, verse 12, tayo ay anak ng Diyos. Sabi ng iba, napakadali naman maging anak ng Diyos. Di ba, dapat napakadami mong gawin. Di ba dapat mahalay ka ng mga toro, kasalanan mo, mga ano. Actually, masasabi mo natin na talaga kabila. Praise the Lord. Hallelujah. We are healed by the wounds of Jesus. But ang Panginoon, kung magamit din minsan ang mga huling ilagay para mawala ka din nilalakunan. Amen? Amen! Mga strip sales. So, nasa na tayo? Ang mga tao ko ng Lord, ito ko yung bakit ko natin masasabi na, Lord, dakila ka sa aking buhay at dakila ka sa aming panahon. Bakit po? Ano mga pagkakaiba ng mga tao nung bago dumating ang Panginoon na may handog ang kanyang buhay sa krus na Kalbaryo at ang mga tao na lumang ipang? Ito ko kayo mga kapatid. Ang mga tao po ng lumang ipang, kapatid, kapag tinungayo mo ang iyong ama at ang iyong ina, kapag nahuli ka na pinag
Pinagsasalita mo ng masama ang iyong ama, pinapatay kang bata ka. Hahatulan ka agad. Nasa kahatulan ka parati, patay. Sa panahon po natin, nakita ka na ba na matas pala niya, gano'n? Pinoy TI yung kanyang ama ina. Di ba, ang dami ang dami yung gano'n? Yung iba, di na gano'n eh. Pagdidad na, medyo sinisipa pa eh. Medyo binubulchak pa yung magulang, asama. Eh, baka siguro dami lang namatay na kabataan. Yung naibatas mo sa ating panahon. Baka dumadaan ang dugo ng kabataan sa ating panahon. Kaya talagang kailangan natin ang Panginoon. So in all this time, kapag tinumayo mo awan ina, babatuhin ka ako sa mamatay. Kapag ikaw nahuling naki api, kapatid, nakalapit siya, hindi mo sama, papatayin ka ako sa mamatay. Babatuhin ka. Baka kung kunti na natin ang politiko mo, sa ating panahon, kung gano'n ba yung mata? Ay, hindi naman kulitin ko lang. Mga maraming Pilipino, di ba, na sabi ko nga, yan po yung makasalanan ng mahago sa ating bansa. The spirit of immorality. The spirit of greediness. Ano talaga yun natin yan. So, nung panahon na yun, hatol ka agad eh. At kapag medyo hindi naman masyadong hatol-hatol, ang dala mo, kapag ikaw ay nagpunta sa temple, ay may dala kang tono, ay magkano isang tono? Para na maapis ang Diyos sa kasalanan mo, ihahantog yung kakatayin, ano? At ang dugo, iwisik-wisik sa ito. So, gano'ng kabahal ng isang tono sa ating panahon ay mga 20 pang yung torong baka, yung pag medyo magano para ma-Australian na baka, na toro. Mga 25,000 po isa no? Kung kabahal pala magkasala no? Nung nakulo mang tipan, may paghatol ka pa sa mga tao. May paghatol. So, ano ho magkakaibad? Magkasabi mo natin ngayon na sa ating panahon, sa panahon natin, nakasama na ang mga hintil. O Diyuman o Hintil. Ang Hintil po yung hindi lang Abraham. Direct. Matagusin mo sa ilika. So, tayo po yung mga Gentiles na inabot ng pag-ibig ng Diyos nung siya'y mamatay sa cross ng Kalbaryo 2,000 years ago. Pinaghirapan ako ng Panginoon ang lahat ng sakit na dapat sa atin. Yung paghatol sa atin, ang Panginoon na po ang hinatulan. Amin mo ba? Kaya, Ano naman po, naging kasalanan ninyo. Naging kasalanan natin lahat. Kayo'y nandito hindi po para hatulan. Amin mo ba? Kundi para magpasalamat sa Diyos sa kanyang ginawa. Amen? At kung tayo ay tumanggap ng totoo sa Panginoon bilang Panginoon, nagpagligtas ang ating buhay, nagsisisi sa kasalanan, yung ABC of salvation ginawa natin, acknowledge that you're a sinner, believe in the Jesus Christ, confess that Jesus Christ is Lord into your heart, ang puso, ikaw ay naging anak ng Diyos at ikaw ngayon ay for those who are in Christ. Ikaw ngayon ay nakapaloob kay Kristo. You are in Christ. Hindi outside prayer, but in. At kung ikaw ay nakay Kristo, masasabi mo na, wow, how great is my God. Kasi wala na ako sa paghatol. Hindi na ako hatulan. Siguro pwede hatulan tayo ng mga kaibigan natin, ng mga nakaklase natin, dahil alam mong buhay, luma. At kapatid, mula, ang tanggapin mo ang Panginoon, meron ka na ikaw ay brand new creation. Amen? Hindi sinabi ikaw ay renovated. Hello? Sabi mo, I am brand new. Di ba yung kotse na re-renovate? Pinapatrapil yung alam na ito. Hindi po. Yung kung ating espiritu na luma na patay dahil sa kasalanan ay brand new. Ganun po tayo, brand new spirit. Siyempre, yung luma lang ng konti. Kung baga yung makina natin, bago-bago. Ang problema yung ating kaha, yung ating langan. Eh, medyo ito lang luma yan. At makulitin, maluluma. Kaya nga, takot na tapas ng mga layuma. Ano, habang tumatalang umukulubot yung balat mo, wala tayong magagawa doon. Kasi nga, we have a brand new spirit, tayo ay na born again. You know, sinabi ng Panginoon, if we are in Christ, we are born again. Sabi nyo ba? Yun na ibig sabihin ng born again. Sabi ng John chapter 3:37, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God kasi we are dead. In our trespasses, in sin, so we are dead. Kinakailangan isilang na muli yung espiritu. Because a man is composed of three. Trichotomy. Ano?
Spirit, Soul, and Body, 1 Thessalonians 5:23, no? Pakabadali nga tayo ng Diyos ang ating espiritu, kaluluwa, at katawan. So, isinilid po, tayo po inilagyan ng bread of life. Tayo po ikinuha sa alikabok, nililog ng Panginoon, at hinilahan ng yung bread of life. Bread of life, the Spirit of God. So, may buhay na espiritu. At merong emosyon, will, intellect, and emotion, ang ating soul, but, namatay po yung espiritu, yung magkasala siya ng si Eve. Kaya tayo ay nung ipanganak, sabi ni David ay, nasa abiyan pa lang ako na aking pinaglilihi pa lang ako, alam ko yung pinaglilihi sa kasalanan. So, patay ang espiritu. Merong will, intellect, and emotion, pwede maging matalino sa mga bagay ng mundo, makatapos na Ateneo, Lasalle, Harvard, but, yung pong spirit ay dead because of sin. But, if you are in Christ, nung tayo po ay na kay Kristo, nabuhay po yung Espiritu. Hindi na po tayo nawala sa paghatol, kung hindi, ang sabi ko dyan, number 2, God is great, dahil yung ating Espiritu ay nabuhay na. Amin ko ba? Hindi po, meron akong Espiritu buhay. At itong buhay na Espiritu, ito ay siya na po pwede makipag-ugnay sa Panginoon. At ang sabi po dyan, ang decision po natin ay dapat hindi na lang naka-decision sa ating will, intellect, and emotion. But naka-decision po ito sa ating spirit. Basta pa paano pa mag-decision na from the spirit, di ba, pumunta sa mind yun? Yes. Hindi, but hindi po sa mind. Kasi ano ang sabi ng Proverbs 3:5-6? Trust in the Lord with all your heart, ibig sabihin, with all your spirit. And lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him, God, the Holy Spirit, is in us today. And He, the Holy Spirit, God, shall direct your path. Bakit tayo nagkakamali sa buhay? Kasi, especially nung tayo, hindi man yung nagpalataya, lagi yung nakadepende ang ating desisyon sa ating utak lang at sa ating pong tatlong dimension. Paglasa, pagdama, pag-amoy. Tama? Mayroon pong fourth dimension, the dimension of the Spirit. At kung nabuhay na po ang ating Espiritu, ang sabi ng Bible, dapat tayo po ilalatag na in the Spirit. Sabagkat, for those who live according to the sinful nature have their mind set on what nature desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Kasi po ang mga iniisip ng laman, ng kaisipan ng laman, ay mga makamundubong bagay lahat. At ang sabi ko dyan, yan po ay pakipag-alit sa Diyos. It does not submit to God's law. Those controlled by the sinful nature cannot please God. So, hindi po makakalugod sa Diyos ang mga bagay ng mundo. Ang mga bagay ng mundo po ay kailangan natin sa ating mamumuhay. Bagay, kain, panamit, tama, bahay. But, sa isang bahagi po ng kasulatan, kung tayo po ay naging mananampalataya na, sabi mo na Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God in all His righteousness and all this thing, the shelter, food, and clothing shall be added unto you as well. Sabi ng Panginoon, kung kayo ay nasa akin na, huwag kayong mag-alala sa lahat ng bagay. Alam na ninyo ang mga nasa lahat ng mga alam. Alam na ninyo ang mga nasa lahat ng kailangan nyo yan. Pero huwag nyo pag-alalahan na, huwag nyo pagbuhusan at panahon niyan. Huwag lang din yan ang iniisip nyo. Ano kaya ang aking, dadamitin? Wala na akong loan. Sabi ng Panginoon, o chico lumana, ang bahay ko gano'n. Padami ng padami ang iniisip. Padami ng padami. Yun po ay kaisipan ng laman. So ano ang kaisipan ng Espiritu? Ano yung kingdom of God? Seek first the kingdom of God. So mahabang aralin, ano ang kingdom of God? Sabi ng Bible, ang kaharian ng langit ay katulad sa isang hidden treasure. No? Parang ginto, diamante, brillante, na nawawala. At ito ay hinahanap na mabuti, Kaya naman tukusan ko, ang ginto, yung treasure ng Lord, yung tao na ginawa niya na nalayo sa kanya. Amen? Ginto ko lang.
Andiyan po ang gustong mula doon sa puti, kasi ang bito nasa puti kayo, tama? Mula sa puti at aabahin. Tapos pagkasama-samahin, ipapadaanin sa apoy. Praise God, praise God, wow! Gito, matindi ito, ang mahal. Tayo ay dito sa mga ng Diyos. Amen? Kaya pala, minsan no, dumadaan tayo ng mga pag-agam, pagdaan sa apoy. Kasi gito tayo. Talo mo yung hidden treasure. Talo mo yung kaharian ng Panginoon. Kasama sa kaharian ng Panginoon. Na dahil po ang Diyos ay dakila. Wala na tayo sa kahabulan. Hindi na tayo kahabulan. Pinalaya na tayo sa kamatayan, sa kasalanan. Pwede na tayo makalakad sa Espiritu. Ang ibig kong sabihin, lumalakad ka na in the Spirit, ang iyon po iniisip pa yung mga bagay ng Espiritu. No? Ang mga bagay ng Diyos. So, mga bagay po ng Diyos. Ano ang bagay ng Diyos? Yung pong tao, yung pong kaluluwa ng tao na manadala natin sa Kanya. No? Yung pong mga tao, may kanya-kanyang madidilim na istorya. O iba-ibang istorya na gusto ng Diyos na baguhin istorya. Makalugod sa Kanya. Ano ba? So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nasa Panginoon na, wala na po tayo sa paghatol, if you're not, akila ka, hindi na ako hatulan. Pwede mo na ngayong sabihin sa iba ang mga nakaraan mong istorya to glorify God. Amen? Ang tawag po dyan ay patutuo. Alam mo, ng araw, ganito ako. Ang buhay ko po, ako na mismo ito, at the age of 24, abay, ako po'y halos, hindi mo na sobrang suga pa, pero laman ng mga sugalan sa Salina City, laman ng mga disco houses, laman ng mga bagay ng mundo, laman ng mga nakawan, laman ng mga kupitan, kasi kinukupitan namin niyo ka. Yung aming boss, kung magkano ang sweldo gusto namin, yun ang kukuhanin ko, kukuhanin namin. Pero, ako naman ay religious. But being religious is not necessarily mean you are righteous. No? Religiosity is different from righteousness. Iba po yung katwiran na binigay ng Panginoon sa pagiging religious. Pwede po tayo maraming religious rituals na gawin. Pwede rin tayo din naman magkasakaway dito at umawin din ang kaugwe sa kaugan. Kaya lang kung hindi mo natin naiintindihan ang lalim ng pagiging dakila ng Diyos na ginawa sa ating buhay, magiging kung kagpuan ng ating buhay, wala pa rin tayo totoong magiging istorya. Salamat sa Panginoon, 1984, yung pong dating pangit na istorya. Ang sabi ko, pag nakapag-abroad kami ng mga bandang 1985, punta kami ng Saudi Arabia. Ang pangarap ko, pag nakakating ako ng Manila, eh, 1979 ko, no, ako ay naging lover doon sa Aduanan, Traboso, alam mo na Manila, yung ninding ng Maynila, yung kanyang ilaw. Di ba? Mandela, Mandela, may katalan eh. Agad kami na to, Mandela, magkakalan, di ba? Mandela, bakit maganda ang Manila? Sabi ko sabi. Mga jeepney naglili para eh, noon jeepney pala eh, di ba? Ngayon eh, mga FX taxi naglili para, di ba? Mga kumukunti-kuntitak na mga liwanag. So ang pangarap ko, makarating ng Manila at sabi ko, ipapasan ako, pagbalik ko. Marami-marami akong pera kasi galing ng Saudi. Pagbalik ko, ipapasan ako ang isang disco house doon sa Bagdantap. Maraming disco house dyan eh. At mga kaibigan lang kami, magiinuman kami. At may mga babae doon gumigiling-giling at magiginom kami. Yan ang aking mga pangarap. Yan po yung mga pangarap ng laman. Pag isang gabi, November 1984, naintindi ko ang hari ng mga hari at pangit ko ang pangit. At ang sabi nung
kaibigan ko na pastor na regularin na yung regularin pastor na yung isang tinasko. Gusto mo pag-isubo ang buhay mo sa Panginoon ng totoo ngayon. Tama niya, tingnan mo ba niya kung kasi yung buhay mo sa Panginoon? Kilala mo naman si Kristo. Gusto mong tagapin ang Panginoon? Isip-isip ko na yun. Tatagapin ang Panginoon eh. Ang lola ko magdadasal, ang nanay ko magdadasal. Ako, isip ko ko lang si Bahan, lahat ng si Bahan sa diba? So, I realize, wala akong relasyon sa Panginoon. At ang gusto ko kukuhin sa Panginoon, na bago po ang kasaysayan. Nagkaroon ng bagong istorya. Ang hinahanap mo na yung mga bagay na patungkol sa Panginoon. No? Talagang nauhaw ko sa Panginoon. 1986, pangpunta ko ng Manila. Talaga naman, pagbaba ko ng umaga. Hanap ko na igawahan ng Panginoon. Gusto ko lang magpunis sa Panginoon. Magamit hindi ko pa masyado siya kilala yung kanyang kalakilan, pero yung meron akong spirit na gusto ko hanapin pa siya, makunawaan pa siya. No? Pag-attend ko ng umaga doon sa Magallanes, pupunta ko ng tanghali doon sa may Vito Cruz. At pagkahapon na parang hindi pa ako satisfied, pupunta pa ako ng Aurora doon sa GIL. Hanggang alas 11 ng gabi ang uwi ko. Sabi mga kapatid ko, ay gabi lang ka na uwi. Ako po ay 26 years old ng time ngayon. The age of 28. Ako po yung nagpastang na. Mabilis na. Hindi ko masyadong malaman. Pastor na malaman. Ang gagawin ko. Medyo. So, nababago ang kakaisayan. Dahil sa katakilaan ng Panginoon. At nawa ko makaintindihan natin ang gawa ng Diyos sa ating buhay. Na wala po ako sa kahatulan. At kayong nandyan, kayong lahat, iniisip nyo, pangit ang inyong istorya. Pangit ang inyong nakaraan. Madilim ang aking lahat. Kapatid, kung natanggap mo na ang Panginoon, maaaring ngayon, o kahapon, o mula ngayon, pababa, kapatid, hindi ka na hinahatulan ng Panginoon. Amen? Amen. Lahat ng hatol, lahat ng kasamaan, lahat ng kasalanan, inihatol na po yun sa Panginoon. Lahat po ng kasalanan natin noong nakaraan, kasalanan natin ngayon, kasalanan natin sa hinaharap, kaya na hindi makatingin ang mga nasa langit dahil nakadagal lahat sa kanyang anak, sa bugtong na anak, ang ating mga kasalanan. Siya po'y nakihan sa pagkasabi doon ay, set me free from the law. Sin in them. Pinalaya ko tayo sa batas ng kasalanan at kamatayan. Hindi na ko tayo mamamatay at sino man dahil Kristo. Meron po tayo buhay na walang hanggan. Amen? Ang ating po espiritu ay buhay. Hindi po ito patay. Ganun po ang kadakilaman na ginawa ng Panginoon sa atin. At sana lagi mo ang pagnaalala natin ito, Lord. Dahil sa mga ginawa ko ito, mapapanuloy ako na yung kadakilaan ko na buhay pala ang Espiritu, ang ako pala ay pwede mo nang gabayan ang aking Espiritu. Na pwede na ako mag-desisyon based, not based on my mind alone, but based on the Spirit of God. Kasi kadalasan po kapagka decision talaga ng utak, nagkakamali. Dahil buhay ang ating Espiritu. Ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit ay nasa atin. At ang Holy Spirit ay God. So ang Diyos, kapag ginabayan ang ating Spirit na mag-design sa anong bagay, pag-asawa, sa buhay, sa negosyo, saan? Sa lahat ng bagay. Wala akong mali, dahil ang Diyos ay perfect. Amin mo ba? Sabi natin, God is perfect. Yes. My God is perfect. My God is perfect. So, dahil po buhay ang ating, buhay na ang ating Espiritu na doon sa kasusapang na nakalagay ang ating Espiritu. Kasi bulo na, nandiyan niya, Espiritu niya, hindi mo lang kita eh. Sabi ay ang Espiritu na nasa inyong puso. Ibig sabihin na doon sa kaibutuhan ng ating puso. Sa ikasamang tumitibok ng ating puso. Para bagang habang tumitibok ang ating puso, ang pintig ng ating puso ngayon, meron na rin buhay na Espiritu na doon at meron siyang mata.
meron siyang pang-amoy, meron siyang pangkita. Yun po yung fourth dimension, ano? Ang sabi ng iba dyan, mga kulto ay meron kang third eye. Hindi po, natawag ko lang yung fourth dimension, ano? Pwede ka lang mabuhay sa pananampalataya. Hindi ka na malilimitahan ng lahat ng nakikita, amen? Kasi nasanay po tayo sa nakikita. Nag-decision ka lang based sa nakikita. But kapag ikaw ay ginabayan ng Holy Spirit, dahil ang Diyos sa pagkakaroon ng buong banal na Espiritu na pwedeng gumabay sa atin. Kanina po, ang halimbawa ko ay sa pag-aasawa. Kasi siya na yung mga medyo... Kasi lagi isa, para masarap pag-usapan ko yung love, courtship, and marriage. Lalo sa mga kapatid, yun pong iba, parang ang sabi mo sa mga babae ko eh, sabi, parang ito, kasabihan ng mundo kapag daw 30 na pataas, parang last trip. Kapatid, kasabihan ng mundo yan. Hello? But we are in the Spirit. Amin mo ba? Even sa pag-aasawa, a Holy Spirit ay God, hindi siya nagkakamali. At ang sabi ng Bible, He is our comforter, He is our helper, He is our teacher, He is our guide. So, kanina ko yung magpapagay sa kasabihan ng mundo na narinig ng ating utak o sa ating Spirit. Yung Holy Spirit, ito ba malaki ito ay para sa akin? Kahit anong edad mo na, kapatid, walang last trip sa Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay anak ng Diyos, laging pinakalaang dakila ang Diyos para sa iyong buhay. Amen? At gusto ko pong sabihin, hindi ibig sabihin na ang isang babae o lalaki hindi nakapag-asawa ay mag-iiyak na lang na katulad ng bata nito. Diba? At magpapapalahan. At hindi na kailangan nila magpapapalahan ako ng iyak dahil ako'y walang asawa. Hindi po. Yung iba nga, nung makapag-asawa sa kanil, papalahan ng iyak eh. Bakit? Kasi nag-desisyon ayaw sa laman, ayaw lang sa kaisipan, at ayaw sa kasabihan. Eh, last trip mo na ito eh. Ano mo sabi ng Lord? Last trip mo na? Hindi, hindi ka na. Anak, mayroon akong beses sa'yo. Ang best ko sa'yo, huwag ka na mag-asawa at maglikod sa akin. So yun pala ang best eh. Eh, di yun ang gawin mo. At di ako magiging maligaya ka hanggang sa dumating ang Panginoon. Amin mo ba? Kasi pag na-miss mo ang best ng Holy Spirit sa'yo, ang guide ng totoong Diyos, patay kang bata ka. Wala ka ng paghatol. Amin mo ba? Yes, wala ka sa paghatol. Bagay mo maling decision mo, bagay mo naging kasalanan mo, hinatulo na nga ang Panginoon eh. But, the consequences. Hindi. Nadoon po ang consequences. Pagbibigay lang po pala. Apat na babae ang kilala ko. Kasi yan namin ang babae ko. Kung meron katamaan, sabihin mo lang sa lahat ko. Gusto mo kong ingat ka. Amen? Nandiyan ko yan. Ang babae kilala ko, parang inisip niya, last trip. Okay. Sumama sa kanya yung lalaki. Diba? Kapasama nga sa gawa ng Panginoon. Nakasti na kamay. Pero ang target niya, hindi si Jesus, yung babae. Nakuha na, wala ka ng dalawa, ayun, itiwan na. Wala na sa paghatol. Amen, wala, kasi nakipresyo yung babae, tama? Wala na po, wala na sa paghatol. Grabe, the Lord, sino, diba? The consequences, hindi mo naisipasan yun. Yung paghihirap ng iyong soul, ano ang soul? Emotion, intellect, will. Pinagana na ang kanyang emosyon eh sa pag-asawa at ang kanyang will power, mind. Pag-ahuli na ito, tatanong ko, sino ang babae na ito? Ayun. Number two, babae number two. Ayun, kapatid, patuloy ka. Ay, babae number two. Medyo, hindi pa naman masyado. Flesh, anong flesh? Nakikita ng mata.
Nagtanong ko sa Panginoon, hindi. Pwede naman magtanong, anytime. Lord, ito ba lalaki? Kasi kung ang lalaki na ibigay ng Panginoon, una, habang siya ay pumuporma-porma pa sa'yo, dadalhin mo siya sa Panginoon. Amen! Gagamitin mo ang beauty mo para magdala siya ang Panginoon. At pag siya'y nakakonect na sa Panginoon, wala na rin pagharap ng Diyos sa kanya, pareho na kayo nga sa Panginoon. Unang batayan, kakalooban siya ng Diyos sa'yo. Unang batayan pala kayo. Padalawang batayan, Lord, anak na ng Diyos yun. Alam mo, lahat ng anak ng Diyos, kalooban na ito sa'yo. Pero pahabang hindi naging anak ng Diyos yan, huwag mo na katanong sa Holy Spirit, nakalagay na sa Bible. Do not be equally yoked together with the unbeliever. Gas na yun. 1 Corinthians 6:14. So, kadalasan po ang batayan natin ay batayan ng nakikita at ng narinig ng laman. But, bakit hindi natin tanggal ang Holy Spirit? Sabi ng Bible, tayo po ay control ng ating mind. Dapat ay control ng spirit of life in peace. Mayroon tayong kapayapaan sa Panginoon. Pero atin, Lord, Holy Spirit, aking Panginoon, siya ay naging anak na ng Diyos na aking Diyos sa Panginoon. Siya ba talaga sasagutin ko naman? Sabi ng Diyos sa'yo, huwag ka na. Hadi mo. Eh, yun ang dato ko. Sige, makawala ka. Bakit ka, baba? Nagtanong ka eh. Sinagot ka lang, hindi, hindi, hindi. Anak, hindi yan kasi yan. Nag-imanan pala tayo para sa iba. Para sa kaibigan mo. Lord, nasakit naman ako. Sino ba Panginoon ako? Ikaw. Di ba? Panginoon, masundin mo ako. Pero mas namin, anak, siya talaga ang hindi mas iyo. Pero, palagulalo yung mga natin. Okay, di ba? Patapusin mo natin. Hanggang is oil to man lang. Alin sa, di ba? Oh, at least medyo, at ayun. Eh, sila ay nabuhay happily ever after. Okay, sinunod mo ang promptings sa Holy Spirit. Naging mabubas yung asawa. At may pamutok po dito, ganon. Kung gusto, tanongan niyo ako mamaya, papakilala mo sa inyo. Ganon. Hindi niya sinagot. Hanggang hindi, talaga nakakilala sa Panginoon. At nagpakakilala sa Panginoon. Naglingkod sila pa sa Panginoon. At hanggang ngayon, binibless sila ng Panginoon. Binibless sila ng anak. At binibless ang buhay nila ng Panginoon. Kasi sila'y naglingkod sa Panginoon. Amen. Masaya. Paalos. Bakit? Hindi niya depende sa laman sa nakikita kagad eh. Diba? Eh, gusto mga bata-bata. Hindi po! Talaga naman ano? Game of stress na, mahigit! Ang panahon na yun sa tingin ko. O yung sa babae na naman. Okay. Maayos. Talagang okay. Parang makatakata sa kanya mo. Talagang okay. Eh, medyo... ayos ang kanya na magkasabi sa kanya. Ay, dumating na naman. Siguro, ang pangalan ni Coco Martin. Pinailo na naman nyo! Wala nang tanong-tanong. Sino ka ba? Eh, siguro, nagkamali lang doon. Sabi doon, tayo ay malaya na. Pinalaya sa kasalanan. Hindi po ibig sabihin, pinalaya tayo sa kasalanan, malaya na tayo magkakasala. Hindi po gano'n ang translation ng Bible. The law of the spirit of life set me free from the law of sin and death. Sabi po doon ay, pinalaya na tayo sa kasalanan, hindi po malaya ka ng magkakasala. Ay, hindi po gano'n. Hindi po gano'n ang kadakilala ng Diyos. Ang kadakilala ng Diyos ay patay na po tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, pwede na po tayo hindi magkasala because of the Spirit of God na sa atin. Kasi pakukontrol na tayo sa Diyos at sa Holy Spirit. Pwede nyo. At yung biyaya ng Diyos ay magiging parang gasolina para hindi na tayo magkasala. Lagi na sa Lord,
ipapakumbabaan sa iyo at alam mo, Holy Spirit, kung wala ka, kasi may makakasa na. Pero dahil na dyan, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyo. Biyaya, alam ko, hindi ako magkakasal dahil sa iyo, Holy Spirit. Pero kung sinabi mo ganito, alam ko, hindi ako magkakasal, kaya ko to. Kaya ng lakas ko. Kaya ko to. Ay, tiyak, kakasal ka. So, ano kaya rin? Hindi nagtanong sa Holy Spirit, lumulog sa kasalanan, tapos is, nanganak na. Makakanak pa na. Nasaan yung lalaki? Wala na. Hindi wala. Okay? So, may paghatol ba siya? Hatulan ba natin siya? Hindi. Yung paghatol, yung naging kasalanan niya, pinatulan ng Panginoon para sa atin. That's grace. Yung buong biyaya ng Diyos, na ating nakatawin ang biyaya at habang ng Diyos. Alam ng Diyos na grabe ang nagiging kasalanan natin. Siya na umako sa krus ng Kalbaryo. Kaya ganun pa man, dahil pa rin ang habang ng biyaya ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon, kaya na yung pong consequences, yung pong paghihirap ng kalooban, ng kaluluwa, yung shame, yung sasabihin ng mga tao. Ang tao mo makahatol, eh, tama mo ba? Mapakusga, mapakahatol. So, masakit yung sa kalooban, ganyan-ganyan. Ang Diyos, wala lang paghatol. But, yung kung paghatol ng tao, at saka yung pangyayari, ikaw magpapalaki ng bata, magtitiis ka ng todo, ganyan, pwede mo wala ka ng trabaho. Diba? Aaral kayo mo na to. Diba? So, mga magulang, mga kapatid, dahil po sa biyaya ng Diyos, yabang ang Diyos na tumawag sa atin ay dakila, simulan mo natin lumakad sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Yun po ang isang kadakilaan niya. Pwede na tayo makalakad in the Spirit. Kaya nga, life in the Spirit. Alam, amin mo ba? Sabi ng Bible, my sheep, hear my voice. Tingnan mo natin sa sabi ng Lord sa ating puso, sa anumang desisyon. Lalo na sa pag-aasawa. Isang napakalaking desisyon po yan. Na kapag ikaw ay nagkamali, yung consequences na dyan na, walang paghatol ba yung consequences? Sa paglipat ng bahay, pagpunta sa trabaho, pagpunta sa abroad, baka naman, wala kami pera, wala ka. Lagi ka nakatingin sa kawalan eh. Pwede naman, may fourth dimension pala, by faith. Alam ko ang Diyos ay magbibigay dito sa akin. Sabi ng Panginoon, halimbawa sa iyo ng Holy Spirit, anak, huwag ka umalis. Pwede huwag ka umalis. Pero pag sinabi ng Lord, anak, mag-abroad ka, di mag-abroad ka. Pero pag sarili mong desisyon, kapatid, ano nangyayari? Nagkahiwalay ang mag-asawa, natukso yung babae, natukso yung lalaki, ang lumabas, broken home, broken family. Why? Nagtanong mo sa Holy Spirit, hindi. Hindi pa rin mapinapalis, umalis. So, kaya ako na dyan ng Diyos. Isa yung sa katakayaan ng Diyos na ginawa sa atin. Meron na po tayong supposed to be gabay na pwede po natin gamitin, di ba? Ang tawag po sa Holy Spirit ay gabay. Guide. The Holy Spirit, comforter, helper, teacher, guide. So, meron na po guide. Any decision sa buhay mo, Holy Spirit, sa iyong pag-isa, sa... Ay, naglalabag ka lang. No? Nandiyan ang Holy Spirit. Wala ka sa iyo. Where the temple of the Holy Spirit? Bakit siya naging grip? Hindi mo naman kinakausap. Hindi mo naman sinasabuhin sa mga lakad mo. Sabi ng Proverbs 3:5-6, ulitin natin, in all your ways, in all, hindi sabi, in some of your ways, acknowledge God. Hindi po sabi. Ano sabi? In all. Hindi ko all, hindi lahat. Abay sa atin din ng bang, pati yung sinasabot ng talit, tinatanong ko sa Holy Spirit, Lord, bagay kayo sa atin. Pag gano'n naman, sasalo ko na lang itanong. Huwag na sa Holy Spirit. Pag single-single, tingnan mo na yung practical. Kasi baka mag-apply ka ng trabaho, maling dami na nasuot mo, dami pa lang, supply ka na. Pero mo, pag-apply ka ng executive, nakabang ka? So, pa lang marata ka. Yeah. Number four, sa review guidance. Pero ang isa sa pinapasalamat ko, kalakilangan ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, we will live forever with God. Amen? Yet your spirit is alive because of righteousness
And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, nasa atin, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal, more mortal bodies. Ito rin ho ay mag-re-raise sa atin from the dead in the last days, in the twinkling of an eye, di ba? At the last trumpet of God, tayo ay kukuhain ng Panginoon in glory, in eternity with God, ano? Pero kung yung heaven and yung earth, this po ang kadakilaan ng Diyos. Hindi lang tayo tinubo sa kasalanan, nawala sa katulan, pwede tayo makapabuhan sa daigdigit na ito, sa gabay ng Holy Spirit, at maging maganda ang buhay natin, mapayapang, masagana, masaya, sa pili ng isang pamilya na bigay ng Panginoon. And last but not the least, mabubuhay ko sa iyo with God forever and ever and ever. Sabi ng Bible, wala na pong ilangan, wala na pong luha, wala na pong magtitiis, wala na pong hinagpis. Bibihisan ang ating body, ang ating katawan, kung paano ang Lord ay mayroong glorified body, bibihisan ang ating katawan at i-raise tayo from the dead. Kung tayo mamatay, tayo bubuhay pag-uli. Kung tayo may mandat ng buhay, tayo kukuhain ng Panginoon. Hindi mo ba dakila ang Panginoon? Ano ba? Yes! Amen! At alam, sabi natin, my God is great. Sabi natin, my God is great. My God is great.